kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday, utility partner. Anong gagawin natin? Sabi ni Boy Pindot, utility pops nakalagay. Ayun, naka-on naman. Ah, naka-on ba? Okay naman po. Ayun, si Jose Marichan! Hi! Ayan na! Hi po! Lumabas na siya. We missed ya. Lumabas na! Oo nga! Grabe, no? Ang bilis! Nag-hello na siya. Hello, Merry Christmas! Bonggang-bongga talaga si ano, si JMC. Oo naman. Talagang. Pero umaapila si ano, ha? Si Ginoong Ariel Rivera. Oo nga. Sana ngayong Pasko, wag daw siyang malimutan. Oh. Sana ngayong Pasko, maalala niyo rin daw siya. Oo nga naman. Bakit kanta lang lagi daw ni Jose Marichan? Marami din naman mga Christmas songs na talagang nagbigay din ng magandang alaala sa atin. Oo naman. Si Janet Basco din eh. Oo. Kasi ano, Pasko sa, na naman. Oh, sa yan. Pasko na naman. Iba pala. Alam ko na Pasko mo. Diba, Celeste Legazpi. Yan. Meron din. Ivy Violan. Alam mo ba, tangenyo? Yung mga lumang alam natin. Meron nga magandang Christmas song. Baka hindi nyo lang po alam, ha? Oo. Kahit na-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Tuloy pa rin ang Pasko. O, diba? Kanta namin wala rin sa tono. Oh, ang diba? Sarap naman. Nakaka-excite. Kahapon nga, eh, diba? Kahit pag nanood tayo ng TV, mm-mm, Christmas songs din, uh-huh, yung mga pineperform ng mga celebrities. Correct. Tapos kanina, sa mga morning ng mga TV shows, na ang background nila, Pasko, diba? Correct. Kasi officially, pag pumasok ang September, Christmas season na po dito sa Philippines. Oo, yan. Naman. So, Merry Christmas sa ating mga Pilipino na kumaka, akala mo naman ang dami nating pera, kumakaasta na ang haba ng Pasko natin. Diba? Mamimiss namin ng Agosto. Yan. No? Sa dami po ng holidays na binigay nyo sa amin. Oo, yun lang ang maganda sa Agosto. Pero ang daming talagang kamalasan. Ewan mabigat ang Agosto. Ang bigat talaga. Kahapon nga, meron akong kasama sa isang show. Sabi niya, naku, buti na lang September na. Nakaka-stress. Kasi because of August month, most of the time, hindi naglalagay ng mga corporate na events Correct, ng August. Ang daming walang ganap pag August. Kasi naniniwala sa August month. Oo, diba? Anyways, it's September and it's start of the Christmas season dito sa Pilipinas. So, importantatious po, maging happy tayo, di ba? Yes. Pasalamat po tayo dahil sapagkat because aabuti na naman natin, hopefully, yung isa na namang Christmas. Yan ang wish nating lahat. Nakakalurky kasi ang dami mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Katulad nung pagbagsak na eroplano sa Pansol. Di ba? Sino mag-aakala, di ba? Malapit lang ata yun doon sa pinuntahan natin. Kaya nga ayun ang mga Pilipino. Ganyan tayo eh. Inadyan lang kami ng isang araw eh. Malapit lang kami dyan. Parang nung minsan na meron tayong pinunta ng isang resort, tapos parang pag after a few months, may namatay dun sa zipline. Tapos lahat tayo, ang linya natin, hala! Ang galing lang natin dyan. Yeah, diba? Hindi, parang nakakalungkot isipin na may mga pangyayaring hindi mo talaga inaasahan. Totoo. Kaya sa sumulong highway din, dagdag din natin. Diba? Yung mga truck na nagasa ng jeep. Diba? Pito ata ang patay dun. Correct. Ako yung kaibigan ko nung Sabado, nagbiyahe din siya. Nasa harapan niya, yung dalawang sasakyan nagtumbling-tumbling. Buti hindi siya nadamay. Oh my gosh. Hindi mo talaga masasabi. Kaya nga kapag tayo po ay nakakarating ng safe sa ating opisina, nakakarating ng safe sa bahay. Alam mo yun? Correct. Sa halip na mainis, mabad trip, huwag magkakalimutan na magpasalamat na nakarating ka ng safe. Totoo yan. Ang ulit-ulitin namin, yung katotohanan na nagising ka kaninang umaga. Totoo yan. Yung naramdaman mong dumilat yung mata mo, humihinga ka ng maayos at wala kang kung anong nararamdaman. So,
sobrang bagay na dapat mong ipagpasalamat yan. Mm-hmm. Binigyan ka na naman ngayong araw na ito na i-enjoy ang buhay. Lalo-lalo na kung birthday mo ngayon. Yes. Tapos mainit ang ulo mo, bad trip ka kasi nadagdagan na naman ang edad mo. Oh. Di ba? Iinis ka kasi magsisinungaling ka sa edad mo. Ganyan. Kahit halata-halata naman talaga may edad ka na. Sa dami ng linya at bagsak sa parte ng katawan. Kaya nga, nagde-deny ka pa. Pero di ba, it is a privilege to grow old. May mga iba na nanahimik lang sila, nababagsakan sila ng aeroplano. May mga iba na nanahimik lang sila na ito classic talaga, nababagsakan ng kalembang sa China. Alam mo yung mga ganun ba? Hindi mo masasabi. Kaya kapag ka nabubuhay ka at nagbo-birthday ka, sa halip na mainis, mabadrip at mayamot, di ba, magpasalamat ka. Yan yung dahilan kung bakit pag nag-birthday ka, kailangan mo maghanda. Totoo para yan. Magpasalamat. Correct. Diba? Magsimba para magpasalamat din. Ha? Oh, be happy po ngayong araw na ito. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2008. Hi sa'yo, Tanghenyo. Ano po ba dapat kong gawin sa mga kaopisina ko? Nasa tuwing meron po akong binibigay sa boss ko na report, nagbubulungan sila. Sa tuwing meron po akong tulong na binibigay sa boss, nagbubulungan din po sila. Anong problema mo? Kasi may narinig po ako na sip-sip daw po ako. Masama po ba na gawin kung ano ang gusto ng boss? Sip-sip na ba ang tawag doon? Hindi ba pwedeng masipag lamang? Bakit ganun? May mga taong gusto ka talagang pabagsakin kahit nananahimik ka. Thank you, Tambalan, and hi sa'yo, Tanghenyo. Baka naman higa kasi may whisper challenge talaga every time na may meeting. Yung pasa-pasa ng bulong. Oh. Ay, nako. Well, hindi naman masamang maging ano, ha? Hindi mas... Ewan ko kung bakit minsan minamasama ng iba yung pagiging malapit or yung pagiging... yung kapag, alam mo yun, yung nagiging masunurin. Correct. Diba sip-sip agad? Oh. Parang feel ko siya, parang sip-sip agad. Hindi ba pwede? Ano yung sabi niya? Hindi ba pwede nga ginagawa ko lang ang tama? Diba? Feeling ko typical na Pinoy. Ganun tayo. Mahilig tayong magbigay ng ibang kulay. Tama. Correct. Totoo yan. Lagi tayo nabibigay ng ibang interpretasyon. Kapag halimbawa, isang babae nakita mo sa mall, tapos hindi masyado maganda yung babae pero yung lalaki guwapo. Oh. Yeah, may interpretation na kagad tayo. Ang galing ng gayumang ginamit. Nilandi. Yan. Halimbawa, nakakita tayo sa mall, babae. Tapos may kasamang foreigner. Oh. Yeah, interpretation kagad natin. Ano? Isa na naman pong Pilipina ang nakaangat mula sa laylayan ng lipunan. Laging meron tayong ano eh. Laging may ibang interpretasyon. Ganyan. Kahit hindi natin alam yung tunay at bawat detalye ng pangyayari sa taong yun. Alam mo, Kabisyo, if there's one thing that I've learned in life, hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Correct. In fact, kahit magpa-press release ka pa dyan sa opisina ninyo, di ba? Magpa-press release ka sa office, sasabihin mo, hindi po ako sip-sip. Ito po ay panawagan sa lahat ng mga opisina para sabihin po sa inyo na hindi po ako sip-sip. Kahit gumanon ka, meron na silang opinion tungkol sa'yo eh. Hindi mo na mababago yun. At hindi mo kayang kontrolin yun. Huwag mong gagawin yun. Huwag mong pipilitin kasi ikaw yung mas stress dyan. Correct. Sabi nga isa nating tambalanisa na si June Montesa, crab mentality. Typical sa mga Pilipino. Alam mo, tsaka typical sa mga Pilipino yung una mahilig mag-chismis. Talaga? Sa tingin ko, totoo yun eh. Kasi tingnan mo, ganyan-ganyan. Diba? Parang, ano yun eh, parang human nature. Yung correct. Ano talaga, parang excited yung mga Pilipino pag may nasasaktan. Ewan ko ba? Diba? Excited siguro, tayong gumawa ng chismis. Kaya siguro partner, Tanghenyo, ewan ko napapansin yung mas patok yung mga teleseryeng may naaape. Yung may mga teleserye na katulad nung halik dati, yung teleseryeng yung kabitan. May makabitan. Oh. Kasi tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa ganyang klase mga kwento. Ano kasi tayo mga peeping tom tayo in nature. Oo, eh. Mga ano, ano yung peeping tom sa Tagalog? Mamboboso. Yan. Diba? Mahilig tayo mga alam sa buhay na may buhay. Correct. Ganun at excited tayo dun. Oh. Parang try nyo pong i-assess yung mga kasama nyo sa office. Mm-hmm. Diba? Pagpasok na lang natin kanina, mas malakas yung usapan ng chismis kaysa usapan tungkol sa trabaho. Ay, ganun. Diba? Hindi, sa kapitbahay pa lang. Sa kapitbahay pa lang. Diba? At may oras sila. Kanina nga nung papunta, sino yung sinasabi mo niya na mas malakas pa yung chismisan? Kasi nung papunta ako dito, dun sa ano, ang aga. Akita mo na. Ang aga ng kumpulan ng mga chismis. Ang aga. Hallway culture. Ang aga-aga. Nakakalurke. Diba yung halimbawa na lang, sa kapitbahay nyo, yung ginabi ka lang ng uwi at makita ka ng kapitbahay mo. Nakupokpok ka na. Oh. Diba?
ba? May ibang kahulugan para sa kanila. Sasabihin ako agad, bakit ba ganyan lagi umuwi yan? This oras ng gabi. Tapos iba diba? Ibang kotse pang nag-aaral sa kanya. Diba? Agad-agad escort ang tingin. Hindi alam, nag-grab ka lang. Totoo yun. Pero ang tingin ng mga chismosang kapitbahay, iba-iba, this oras na lang uwi ng gabi, iba-iba pang kotse ang ano, nagahatid. Nako, confirm. Siguro, pok-pok. Last pag na yan. Diba? Oh, chismos, yaman-yaman talaga. Napasosyal talaga kaya siya. Kaya nga. Hindi nyo alam, ganun, eh, ganun naman talaga ngayon. Eh. Totoo yun. Parang ano, laging nga, and especially if inggit ka dun sa tao. Yes. Diba? Especially if inggit ka sa tao. Pag inggit ka sa tao, tapos meron siyang, may magandang nangyayari sa buhay niya, ang tendency mo is hanapan siya ng mali eh. Gagawan kasi mo nga, talaga ng paraan na parang chismis yung taong yan. Halimbawa, kapitbahay mo na, maraming nakita mo may mga dine-deliver na mga appliances. Mm. 'Di ba? Kung talagang kung ako ang naniniwala ko na tunay kang successful, kung happy ka sa success ng iba eh. Tama. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na ang daming sasabihin, ang dami mong hanash, dada, tungkol sa success ng iba. Ibig sabihin, hindi ka successful. Inggit ka eh. Correct, diba? O so kung yung kapitbahay mo, kita mo, nag-deliver ng microwave, tapos may deliver ng refrigerator, ganyan. Tapos ikaw, kung ang pag-iisip mo is, ay nako, utang lang naman siguro niya. O di naman kaya, ay nako, ayan na naman tayo, channeling, ganyan. O yung gagawa ka ng parang, nalabas ka ng bahay, magwawalis ka kahit wala namang wawalis. Makasagap lang ng latest happening. Magtatapon ka ng basura. O di kaya may kinakausap sa cellphone na wala naman. Ang hilig natin na, at saka ang nakakalurkey dito, may dagdag na, may bawas pa. Correct. Di ba? Nako, relate na relate ako sa mga ganyang klase mga eksena. Lagi akong biktima niyan eh, mga chismis. Mga dagdag bawas sa kwento. Dagdag bawas na kwento. Hanggang election may ganun pa rin, di ba? Kaya nga eh, Pinoy. Very Pinoy. Yung i-judge ka na kaagad sa, tingnan mo, katulad niyan yung kabisyo natin. Close, hindi naman niya sinabing ka-close niya eh. Ang sinasabi niya, kapag may inuutos, sinusunod. Mm. Kapag ano, may mga report, binibigay. Hindi ba't yun naman talaga ang trabaho mo? Diba? Tingnan mo, binigyan ka agad ng ano. Binibigyan ng ibang kulay. Oo. Binibigyan ka agad ng ibang kulay. So, alam mo kung nga, kabisyo, wala ka namang ginagawang masama at sa tingin mo talagang ginagawa mo lang naman ng tama, edi kahit mahirap deadmahin mo lang, sometimes silence is the best armor. Correct, kasi hindi mo sila pwedeng sagutin patulan. Isa o patulan, lalo na kapag bobo. Hindi pag bobo, yung walang pag-intindi. Hindi. Kahit anong pagpapaliwanag mo sa taong mahina, ang pag-intindi sa pangyayari, hindi niya magigets. Correct. Tsaka ano din eh, hindi mo kailangan magpaliwanag. At hindi mo kailangan magpaliwanag. Yun lang yun. Ginagawa, you are just doing your job, you don't need to explain. Correct. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginawang masama, wala kang sinara ang tao, wala kang tinapakang pagkatao. Tuloy lamang yung pagtatrabaho mo. Hindi mo kailangang makipagdebate sa mga ganyang klase ng tao. Kasi pag nakipagdebate ka, kahit alam mong mali naman yung sinasabi niya, hindi siya magpapatalo eh. Hindi. Kahit sabihin niya na 5 plus 2 is 7 o is 8. Di ba? Ipipilit niya talaga yun. Sarado na yung mga utak. Again, people will always have an opinion about you. Yes. At hindi mo mape-please ang lahat ng tao. So, hayaan mo na sila sa pagdada nila. But on the other hand, baka din naman may katotohanan ng konti, diba? Baka naman OA ka naman, halos dilaan mo na yung talampakan ng bossing mo. O pagka baka ganun. Baka naka-miniskard ka na hapit na hipit pag nabay ka ng report, nakatuwan. Oo, baka may ganun ka din. Mabubulungan talaga. Kaya nga, hindi ko alam. I'm not sure. Pwede mo rin namang i-assess yung sarili mo kung sakali. Tama. Alam mo, masakit na maging biktima ng chismis. Mm. Kasi hinusgahan ka na nila. Hindi naman nila alam yung tunay na kwento. Pero, totoo yan. Lagi mo lang din iisipin na malilipas din yan. Uh-huh. Hindi Correct. Mo na rin naman sila kailangan. Hindi mo sila dapat paliwanagan. Kasi kahit paliwanagan mo sila, meron na silang opinion tungkol sa'yo, una. Pangalawa, di ba meron ka pang ibang gagawin? Di ba? Di ba meron ilan yun eh? Di ba may mga iba ka pang gagawin? Correct. And if you think that you have more important things to do, and then do not bother. Mahirap lang talaga kasi tao ka eh. Siyempre, pag meron kang narinig, masakit. Meron kang nabasa, masakit. Nag-uusapan ka, masakit, it's normal. Diba? Pero you'll get over it. Tsaka again, pag busy kang tao,
'di ba? Hindi mo wala kang time at tupagin yung mga ganyan, 'di ba? Sabi nga, an idle mind is a devil's playground. Kapag ka ang ano, kapag ka ang iutak, eh walang ginagawa. Ang isang tao walang ginagawa. Kung ano-ano yung naiisip, kung ano-ano yung pumapasok sa isipan, so, at puro mga negatibo, ha? Tama. At hangga't maaari, iwasan mo, huwag mong i-entertain yung mga bagay na yun kasi ikaw yung matatalo sa bandang huli. Trot. Nakakatakot yung sinasabi niya na bulong-bulungan. Meron umatan ako ng isang business meeting kamakailan. Totoo yun, ha? Open-minded na to. Anong business? Kasi nakuha akong downline, eh. Downline? Effective yung presentation. Hindi, wala. Yung tipong meeting lang ng mga professional. So, totoo nga na. Doon? Ha? Ay, kasi magbebenta kami ng panibagong ano, produkto namin pampaputi. Okay. Joke lang. So hindi, yung sinasabi niyang bulong, ang totoo, para sa ilan, very unethical yun, eh. Yung tipa nag-meeting tayo, tapos kayong dalawa, bulungan kayo ng bulungan, maya't maya. So hanggat maaari, iwasan din natin yung mga ganong klase ng mga gestures. Kasi totoo nga naman, ma-observe. Nakaka-offend. Nakaka-observe. So ang tanong nung isa, is there any problem? Mm-mm. Kasi bulungan kayo ng bulungan. Mm-mm. Totoo nga naman. So hanggat maaari, kung meron kayong concern na personal, pwede pag-usapan right after the meeting. Pwede. At hindi yung during the meeting na nagbubulungan kayo. Tapos makikita mo yung facial expression nila na parang hindi mo gusto yung nangyayari during the meeting. So kung meron kang concern, sabihin mo at huwag kayong magbubulong-bulungan. Siguro acceptable pa yan kung yung pinagbubulungan is tungkol doon sa discussion. Pero makikita mo dyan sa mukha nawala. Kasi tama yan, eh. Kasi may bulungan na meron kasing mga tao sa isang meeting who cannot express themselves. Diba? So ang ginagawa nila is sasabihin nila sa katabi nila, alam mo, sa tingin ko hindi talaga tama yung suggestion. So yan, makikita mo rin, Tapos, diba? Tapos, ang ending, nagbubulungan na sila. Diba? May ganun din. Yeah, katanggap-tanggap yan. Pero kung yung pinagbubulungan nyo, yung totally lakad nyo mamaya. Makikita mo sa itsura. Makikita mo, hindi pang nagbubulungan. Anong oras bang matatapos? Tagal bang magsalita nito? Nakikita mo sa facial expression. Sign of immaturity yan, eh. Natatandaan ko dati, nung mga first few meetings ko dito sa Love Radio, nung bata pa ako, nung 2004, merong isang DJ na talagang pinagalitan niya talaga ako pagkatapos ng meeting. Tapos hindi ko napansin kung ano yung mali ko. Tapos sabi niya, Emmy, kausapin kita, ha, after the meeting. Siyempre, kinabahan ako. Sabi ko, bakit ano namang ginawa ko? Pagbago kayo, yung lagi mong tanong sa sarili mo, ano na namang ginawa ko? Nakakaba yun, eh. Kaya po, sunod ka sa office ko mamaya. Yan, di ba? Parang bakit? Ano na naman? Tapos, sinabi niya sa akin na, hindi mo ba alam na unethical yung ginagawa mo? Sabi ko, alin? Alin? Sabi niya, nagmi-meeting tayo, nagba-blush on ka. Sabi ko. Yung parang... Yung tapos, mga ganyan. Eh, siyempre, immature ako, eh. Malay ko ba? Yung kilay ka ng kilay, may nagsasalita sa harap mo. Diba? Yung nas, minsan katabi mo pa, nagkikilay. Ako naman, kasi immature, alam mo yun, 20 lang, ganyan. Tapos, hindi ko naisip. Tapos sabi niya, di ba napaka-unethical? Nagsasalita yung boss natin, tapos nagba-blush on ka. Na parang... Imagine ko, napipicture ko. Nagpa-blush on ka, diba? Tapos, nung una, mag-iisip pa ako maging defensive. Pero oo nga naman, diba? Isipin mo, nagsasalita ka. Diba, parang teacher. Diba, kapag halimbawa, isang teacher, tapos may estudyanteng dakdak ng dakdak sa likod, hindi ba titigil siya? Kasi nakaka-distract, eh. Correct, diba? Correct. Parang is anything, may gusto kong sabihin, diba? So, yun yung ginagawa ko. Nagpa-blush on ako nun, tsaka nagli-lipstick. Kasi parang every after Monday meeting, sundo sa akin ng jowa ko. So, parang... Kaya, blush on is important. Alam mo yun? So, parang sabi niya, unethical yung gagawa mo. And secondly, sabi niya, mukhang nagmamadali ka lagi. Kasi gusto mo... Yung tingin ka ng tingin sa orasan mo, no? Oo, hindi. Kasi nga, parang nagmamadali pa yung pag-blushon ko. Parang hindi matatapos. Yung parang ganun. Diba? So, baka lang you don't notice or baka as a sign of immaturity, may ganyan ka, diba? Ano yun? Na dapat mong i-observe. Dapat mong i-observe. Totoo yun, ha? So, yung mga bulong-bulungan, try nyo din pong i-assess, iwasan hanggat maaaring bulong-bulungan ba na nakaka-distract o bulong-bulong na importante talaga. Correct. Yung mga ganyan pag-blush on, o kaya yung mayat may pagtingin sa cellphone. Tsaka yung isa pa yan. Alam mo, yan yung haters ko, eh. Meron, dun sa isa naming condo unit, meron kaming nakasabay. Siguro late na siya. Galing ano, eh, galing, siguro 24th floor kami siya, siguro galing 31st or whatever. So, malas-malas na. May minsan kasi malas, eh. Na, bawat floor ba? Okay, every two floors magsa-stop. Ganto siya ng ganto. Yung parang pag halimbawa kita mo na yung usgahan, malamali mo may kondisyon, di ba?
baka nagda-drugs yun. Sabi sa iyo ang lalamunan. Nausgahan na tuloy. Oo nga, no, sorry. Ako yung lagi nagsasabi na huwag kang huhusga kasi hindi mo alam ang tunay na kwento. Diba? Pero diba, parang... Hindi makikita mo naman makikita eh. Hindi makikita mo. Parang irata-irata siya. Parang gusto ko sabihin, kuya, sana kung nagmamadali ka, inagahan mo. Diba? Pero alam mo yun, correct. Hindi kasi sa bawat, ganito siya, babapasok. Yung kita mo talaga, lalaki pa ha. Hanggang gaganon siya. Tapos, yung parang bigat-bigat. Ang heavy mong dalin, kuya. Gusto ko sabihin. Umaga-umaga, nakakahawa yung negativity mo. Oh, eh tapos floor na namin, fourth floor. Rinig ko talaga siya. Yung parang nagalit talaga na pa. Tapos ayaw niyang ano, ayaw niyang umurong sa likod para ipakita sa mga tao na puno na. Alam mo yung ganon? Ganon siya. Dapat inipit mo yung leeg sa elevator. Eh, mas masama ka pala, partner eh. Eh, mas matindi ka pala eh, diba? Diba, yung ganun ba na hindi mo nanonotice, pero hindi pala magandang pakinggan. Totoo yan. Diba, na. Yung ganun ka ng ganun. Yung ganyan, yung correct, ganun. Correct, diba? Correct. Pero unless, yun nga, sinasabi mo, tama nga naman, huwag din tayo maghusga, kasi baka naman, ayun sa tamenyo, nag-a-addict. Kaya, diba, ganun. O di naman kaya, may condition. Oo. Hindi mo masasabi, diba, may ganun. Diba yung minsan, may mga usap tayo yung mata niya, parang kurap ng kurap. Yung pala ganun siya. Oo, yung malayo pa lang, parang kindat ng kindat sa'yo, tapos ma-offend ka. So, hindi mo alam, meron parang... Ang bastos mo, kinikindatan mo ako. Yung pala, may condition. Oo, hindi nila makontrol. Oo, yung isang kaibigan, ganyan eh. Pag tumingin ako gano'n. Pailalim. Involuntary. Pinagalitan siya ng pulis. Sabi niya, grabe ka pre ha. Kung makatingin ka sa akin, parang wala kang paggalang. Laging pailalim. Sabi ko, sir, ganun po talaga siya. Huwag po kayo magalan. Mas malinaw pong paningin niya pag pailalim. Hindi, gano'n eh. Di ba? Parang siguro ina-assess. Ewan ko. Pero kasi yun yung condition niya eh. Correct, yung correct. Kapag may kumakausap sa kanya, parang matik na ganun siya. Ba't kayo tumatawa? Chuper. Ewan ko. Parang kailan ako yung sinasabi mo kasi. Anyhow. So ganun yun. Dapat, to yan, evaluate din natin yung mga galaw natin if it's offensive or not. Yung yan, bulong-bulungan, yung mga ganyan. Pagtingin ng maayos sa kausap, para walang masabi din sa atin yung ibang tao. Tsaka siguro baka ano ka sa boss mo. Yung may mga tao kasi na pag nag-ano ng boss, parang tropa-tropa. Baka siguro, yun yung feeling nila. Baka siguro, oy sir, eto na yung report ko, sir. Sobrang wala nang barrier. Baka ganun parang din. Parang clingy ang tingin ng iba sa'yo. Yan. Baka din. Pwede mo i-assess yung sarili mo, di ba? Pero kung again, kung wala ka namang ginagawa, masama maaaring crab mentality lang ng iba yan. Ringgit lang sila. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Ang ating mapapakinggan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun!